Uy, anong ginagawa mo? Naglilinis. Mukhang busy ka dyan eh. O ano problema? Naglilinis lang naman ako dito ha. Ano nga mas okay sa'yo na wala kang ginagawa? Yung gamot mo today, nainom mo na? Hindi pa. Oh, hindi pa, di ba? Ano pa iniintay mo? Di ba sabi ng doctor two times a day? Oo na, alam ko. Sinabi niya naman na gumagaling ako ha. Kahit na gumagaling ka na, mas okay pa rin sa'yo na wala kang ginagawa. Ayoko naman maulit sa'yo yung nangyari before, di ba? Oh, kumusta ka? Okay naman. Okay naman yung puso ko eh. Naglilinis lang naman ako dito eh. Kahit na kaya mo maglinis, kailangan mas wala ka pa rin ginagawa. Ayoko na papagod ka, okay? Huwag ka na magreklamo dyan, okay? Ako na. Alam mo kuya, pwede ako sa MMK eh. May sakit. Pwede ako mag-share ng stories, mga kwento, mga life challenges, mga ganun, di ba? Alam mo, totoo naman. Pwede ka talaga sa MMK. Naalala mo yung kwento mo ni Liza sa prom? Di ba, pinake mo yung ER mo para lang makatakas sa kanya? Ano ginawa yun? Eh, kasi di ba, nervous ako nun. Eh, may sakit ako, kaya sobrang solid na exist yun. Okay na nga kami sa isa't isa nun eh, pero sinabi mo sa kanya na pinake ko yung ER ko nun. Alam mo naman kasi, sinabi mo na sa kanya. Eh, di pala. Tsaka, di ba may minamahal siyang iba nung time na yun? E di sakto lang, niligtas lang kita sa sitwasyon mo. Kuya. Oh, ano? May naisip ako. Ano nga? Paano kung lumabas tayo? Labas para kumain? Huwag na, mag-grab na lang tayo. Mas masarap pa pagkain mo. Tsaka baka ano pa mangyari sa'yo sa labas? Hindi. Labas as in sa beach. Jacob, di ba napag-usapan na natin to? Oo oh, kuya, pero ang tagal-tagal na natin hindi nakapunta sa beach. Kulong na kulong ka na dito sa bahay. Mas maganda kung lumabas ka na lang. Ako bahala sa kung anong gagawin ko, okay? Tsaka mas okay nandito tayo sa bahay. Baka madisgrasya ka ba dun, tatakbo-takbo ka pa. Tatakbo-takbo? Uupo lang ako dun sa buhangin. Magpapaalon lang ako. Gusto mo talaga mag-beach? Oo. Manood ka ng video sa YouTube. Marami dun. Tsaka magbasa ka. Di ba mahilig ka magbasa? Magre-record sa beach? Hindi. Hindi mo mararanasan kung nandun ka talaga. Eh, magpapaaraw. Magtatakbo sa buhangin. Magpapaalon. Hindi mo yung mararanasan sa video-video lang. Well, wala kang magagawa. Hindi tayo magbe-beach. And hindi mo mababago yung isip ko. Okay. Ano gagawin mo dyan? Maglilinis. Hindi naman tayo alis, di ba? Magpahinga ka na lang! Kuya! O bakit na naman? Bakit? Hindi mo ba ako maintindihan? Hindi na ako bata. Hindi mo na kailangan gawin lahat para sa akin, kuya. Inaalagaan lang naman kita. Kuya, may pagkakaiba ang pag-alaga at sa pag-control sa buhay ko. Kuya, ayaw mo kong paglinis ng kotse. Ayaw mo kong paghugas ng pinggan. Kuya, tang ina! Pati pagkuha ng ulam, hindi mo pa... Di mo ba naalala yung last time na pinalabas kita, Jacob? Saan ka napunta? Sa ER, di ba? Pinag-grocery lang kita, pero ano nangyari sa'yo dahil sa sobrang pagod mo? Nahimatay ka. Ngayon, masisisi mo ba ako na nagiging overprotective ako dahil sa mga nangyayari sa'yo? Gusto ko lang naman maging maayos yung buhay mo. Eh, hindi naman ako. Wala akong magawa dito, kuya. Hindi ako nabubuhay eh. Nakakulong lang ako dito sa bahay. Hindi naman kasi... Alam mo kuya, matutulog nila ako.
Sige, magpahinga ka na lang dyan. Magbasa ka na libro, di ba mahilig ka na lang magbasa? Hindi naman kasi ako mahilig magbasa. Never ko naman talaga nagustuhan yun. Nag-enjoy ako kasi ikaw yung nagbabasa sa akin. Dami mong binabasa sa akin doon ng mga superhero eh. Yung mga story na mga matatapang na tao, walang kinakatakutan. Pero yung pinaka na-enjoy ko sa mga libro na binasa mo sa akin, yung Tuesdays with Mori. Nakakaaliw na marinig kung paano hindi hinayaan ni Mori na mahila siya pagbaba. Ang sakit niya na kung paano siya naging masaya kahit napalapit na siyang mamatay. Naging idol ko siya kasi hindi niya hinayaang makontrol siya ng takot. Pero wala pa rin tatala sa pagka-idol ko sa'yo eh. Alam kong pinagbibintangan mo yung sarili mo dahil sa atake ko last time. Pero hindi ka dapat magpatala sa takot. Kailan ka ba naging duwag na hindi mo man lang ako kayang payagan lumabas ng bahay? Kailan ka pa nagpatala sa takot, kuya? Nawala na yung tao na nagbigay sa akin ng lakas. Kuya, parang hindi na kasi kita kilala eh. Jacob, alam mo naman na... Alam ko, kuya, inaalagaan mo ako. Pero buhay ko pa rin to. Sabayan mo na ako. Chico, pwede ba mag-usap tayo? Sige na, please. Okay. The story is about a little wave, bobbing along in the ocean, having a grand old time. He's enjoying the wind and the fresh air, until he notices the other waves in front of him, crashing against the shore. My God, this is terrible, the wave says. Look what's going to happen to me. Then along comes another wave. It sees the first wave looking grim. And it says to him, why do you look so sad? The first wave says, you don't understand. We're all going to crash. All of us waves are going to be nothing. Isn't it terrible? The second wave says, no, you don't understand. You're not a wave. You're part of the ocean. Sorry ah. Masyado na pala kitang na-hold back sa buhay mo. Na masyado na ako naging controlling sa buhay mo. Hindi mo naman kasi kailangan maging controlling sa buhay ko eh. Hindi naman ako palagi mananatili dito. Pero hindi naman yun importante. Ang importante ngayon, makamove on tayong dalawa. Tayong dalawa? Sige. Kaya naman. Alam mo, hindi nga yun yung paborito ko online dyan sa libro na yun. Alam ko. Sige, ikaw magbasa. Do the kind of things that come from the heart. When you do, you won't be dissatisfied. You won't be envious. You won't be longing for someone else's things. On the contrary, you'll be overwhelmed with what comes back.